Alam pong batiin siyempre lahat po ng nanonood dito po sa JD Project. Nandiyan lang po sila sa kapila. And so po rin po batiin yung mga nanonood po sa iba't ibang banda sa buong mundo. Kasi ginawa po namin itong segment na to. This is actually a focus po namin is for the all OFW. For them na mas ma-feel pa rin po nila na para lang sila sa Philippines. At the same time, mas mapabilis sila ma-motivate na makikita na gaano kaganda talaga ang business. Actually, this is the second time na nag-guesting po kami dito. Ang kagandahan pa po niyan kasi guys, ang topic ko, gumawa pa ako ng topic para lang po sa inyo. Kaya po ang tawag po, ang title dito is NDO for OFW. Hello, okay, cheers muna tayo guys. Yes. Yun, ang sarap. Now, pag-uusapan po natin, bakit po may mga nag-join sa networking? Bakit po may mga nawawala sa aim? Bakit din po may mga tao na mabilis kumita? Bakit po may mga taong hindi? Pag-uusapan din po natin ano yung mga dapat na skills, attitude na meron kayo for you to become successful sa ganitong klaseng business. Kasi guys, kung mapapansin nyo, lahat ng nangyari sa atin, nag-uumpisa po dito. Influence. Ano ang influence? Mapapansin may mga tao na nagiging empleyado. Ang tanong, bakit sila nagiging empleyado? Malamang may mga kamag-anak sila or magulang nila na empleyado din. Nakipon nila nang sabi sa kanila, nakapag-aaral ng mabuti. Para pag nakapag-aral ka ng mabuti, makakahanap ka ng magandang trabaho. At pag naging empleyado ka, pwede kang mag-ipon. You need to climb the corporate ladder. Then after climbing the corporate ladder, that's time na pwede kang magiging successful sa buhay. Bakit may mga tao naging seaman? Kasi malamang marami po sa lugar nila na mga seaman. Pwedeng uncle, auntie, tito nila ay seaman, kaya sila naging seaman. Bakit naman marami mga ibang nagiging OFW? Simple lang. It's just the same. May mga kamag-anak, kaibigan, sila na OFW. Now, kung mapapansin mo, kung ano ang nangyayari sa'yo, napakalaki po ang factor ang tinatawag na influence. Ibig sabihin, kahit ano pala, may choice ka kung anong gusto mo nangyari sa'yo, depende kung ano ang hahayaan mong impluensya na mabibigay sa'yo. Bakit yung mga nagtanong ka ba sa sarili mo bakit karaming negosyante dito sa Philippines mga Chinese? Simple lang. Hindi naman dahil sa lahi, hindi dahil sa kulay ng skin, hindi dahil sa kung sino ka, nagkakataon ng paano ka pinitrain. Ang Pilipino, ito anak, mag-aral ka ng mabuti, pagka-graduate, maghanap ka ng magandang trabaho. Ang mga negosyante, ang mga Chinese, tinuturuan naman sila, ikaw anak, alal buti. Para ikaw pagkatapos alal buti, anak ka ng gandang negosyo. Okay, ibig sabihin, doon mo makikita na yung influence mula bata hanggang paglaki na video. Now, kaya ko ito naisipan na topic na ito kasi ipapakita ko po sa inyo na napakaganda po. Bilang OFW, tutulungan ko po kayo na kung ang pagiging OFW nakakatulong sa inyo para kayo mag-survive, para kayo mabuhay, para kayo kumita ng pera, at kahit papaano para kang magpadala ng pera sa mga mahal mo sa buhay sa Philippines, na tuturuan ko po kayo ano yung magiging way para po makalabas po kayo sa pagiging OFW. Kasi technically, akala ng iba, lalo po ng mga taga-Philippines, napakasarap mo ng buhay ng isang OFW. Siyempre, sino ba naman ang hindi magnanais or mga ngarap na makapagtrabaho sa ibang bansa na ang pagpunta sa ibang bansa kadalasan akala natin is vacation, pero sa isang OFW nagtatrabaho at the same time nagbabakasyon na. But behind all those na pagpapadala, behind all those na resibo na naiipon sa iyo sa kapapadala mo sa mga mahal mo sa buhay, maraming iyak ang hindi napakita sa picture, maraming lungkot ang hindi napakita sa Facebook, maraming mga senaryo sa buhay natin ay hindi nagagawa. Kaya sabi ko, since nakakapunta po ako ng iba't ibang bansa, nakakapunta ko ng UAE, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, sobrang dami kong napupunta na lugar, at ang dami kong ini-interview mga OFW. And doon ko na find out na hindi naman po talaga halos lahat ng OFW masaya if they have a choice. Kung may choice lang po talaga silang kumita ng kinikita nila dito sa Philippines, they'd rather work here rather than sa abroad. Hindi po madali magtrabaho sa ibang bansa, lalo na mag-aalaga ka ng anak ng may anak, tapos ikaw, sarili mong anak, hindi mo maalagaan. Lagi ka magpapadala ng pera, masasarap ang buhay ng mga pinapadala mo sa Philippines, tapos ikaw naman, nagtitipid, lagi ka nagtitipid para lang may pagpadala. Now, naisipan ko, habang kanina po maghapon, say, ano kaya maganda ang topic ko para sa mga, parang ilibre ko para sa OFW? Doon ako nag-come up na, I will help you
paano kayo mag-come up na pwede po kayong maka-alis sa tinatawag na pagkakakulong ng OFW? I could help you na pwede kayong kumita ng times 3, times 4, to times 5 yung what you're earning right now. Kaya para po sa akin, sa lahat po ng nanonood po ngayon, if may mga kaibigan po kayong mga OFW, share nyo lang po itong video to, wala pong mawawala sa kanila. I'm sure it will be very happy conversation sa isa't isa sa atin. And at the same time, I'm sure marami po kayong matututunan sa mga sasabihin ko mamaya. Okay, now, balik tayo dito. Lahat is influence. Kung ano man ang paniniwala mo, it's just an influence. Kung ang magulang mo Catholic, ang laki po ng chance ang Catholic ka rin. Kung ang magulang mo is Christian, ang laki ng chance ang Christian ka rin. Kung ang magulang mo Muslim, ang laki po ng chance ang Muslim ka rin. It's a deal, if you're going to analyze everything, kung ano man ang nagiging pasok sa'yo na paniniwala, yun ang nagiging reality mo. Now, bibigyan ko po kayo ng isang magandang pwede niyong gawin. Kung lahat is influence, ano ang dapat gawin? Ito po ang nangyayari sa lahat ng OFW. Ang networking, balik muna po tayo sa Inglobal. Bakit kailangan nyo pong gawin ng Inglobal? Number one, Inglobal is already trend. Wala ka pong choice. Pag sinabing trend, puso na. Mas maganda mag-networking po sa panahon ngayon kasi napakadali na. Bakit? Meron na pong internet. Katulad po nito, just imagine this. Kung nasa Hong Kong ka, nasa UAE ka, nasa Singapore ka, kahit nasa ang lupalap ng mundo, nasa Canada ka, kita-kita tayo. Because of this, na dati kaya ba? No. Maliban sa trend na po ang networking, ang pera niyo po, pag nilagay niyo po sa banko, lugi-lugi kayo. Why? Napakaliit po ng tubo ng value ng pera. Okay, bibigyan ko ng example. Kung ang paniniwala po natin, dapat ang pera nilalagay sa banko, guys, it's true, kung gusto mo talaga maging safe lang yung pera mo. But kung gusto mong lumago ang pera mo, it's not. Why? Lugi po kayo sa tinatawag na tubo. Kasi ang tubo po sa banko, napakaliit na lang. Example. Kung ngayon is 2017, balik po tayo ng 2007. Now, kung meron kang 1,000 pesos noong 2007, at meron isang banko na tutubuan ka ng 50% after 10 years, therefore, ang magiging pera mo, 1,500 pesos. Tumubo siya ng 50% in a span of 10 years. Maganda to. Actually, walang nangyayaring ganito. Kasi kung may ganito, napakaganda po ilagay sa kanila yung pera nila. Now, ang point ko, sa mata natin, tumubo to. But on reality, hindi. Why? Example na lang po, Yossi. Way back 2007, baka ang Yossi po, or sa sip ng Malboro, sabihin na lang natin, 1.25 cents. Ibig sabihin, kung may 1,000 pesos ka, at ang halaga po ng Malboro is 1.25 cents, makakakabili ka ng almost 800 pieces na stick ng Yossi. Now, since nakita natin na after 10 years tumubo ang pera natin, ang kagandahan, we're thinking, wow, ang laki ng pera, lumaki, tumubo. But on reality, kung 2007 mo gagamitin itong 1.5 at mamimili ka ng Yossi, wag na lang po sa stick ng Yossi 4 pesos or 5 pesos, doon lang tayo sa stick ng Yossi 2.50. Kung 2.50 ang stick ng Yossi, magkano lang mabibili mo? 600 pieces. Kung sa gasol, sa ngayon, sa 1,500, baka mga isang gasol ang mabibili mo. Pero kung 10 years ago, baka mga tatlong gasol ang mabibili mo. Ito yung pinpoint out ko guys, na as early as now, it is useless kung gusto mong yumaman na hindi ka marunong tumingin ng ganito kasi simple. Sa buhay, ang pinakamahirap maintindihan yung simple. Sa buhay, ang pinakamahirap maintindihan na hindi mo naman kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging apelyedo Chinese, hindi mo kailangan maging singkit para kayo maman. Ang kailangan mo lang, maging practical. Kailangan mo lang matutunan sa buhay na matuto kang spend ng maliliit ng amount ng pera. Kasi kung ano ka mag-alaga ng maliliit, madali na po ang malaki. Akala kasi natin palagi, kailangan ng malaking amount, kailangan yumaman ka muna bago mo i-handle ng maayos para sa magbago buhay mo. But on reality, sa maliit lang, if marunong ka mag-handle, automatic it will be very easy for you na maging mayaman. Okay, now, kaya ako ito pinapakita sa inyo for you na maintindihan at pahalagahan ng pera. Katulad sa mga OFW, naiintindihan ko po pag OFW para po kayong, yes, para kang politician. Ikaw ang takbuhan lahat ng kamag-anak mo, ikaw ang takbuhan ng mga anak mo, lahat ikaw. But guys, wala pong masamang tumulong, pero hindi naman po kailangan na parang ikaw na mismo ang bumubuhay ng buong angkan mo.
pala pong masamang protect your money. Ibig sabihin, kung kumikita ka ng pera, hindi naman po pinupulot yung pera. Hindi mabibigay sa inyo. Pinagtrabahuhan niyo po yan. Then, you should also learn to protect your money. Kasi pag OFW, ang dami pong nakapalibot sa inyo na gustong kunin ng pera. Sino yun? Nagbebenta sa inyo ng so-called na investment. Balik, dito naman tayo sa investment na to. Number one, dapat matutupo kayo na ang pera nyo tumutubo po sa tanalag mas mataas. Kaya dapat, kung magkakaroon po kayo ng pera, mas maganda, i-invest nyo po yan sa isang business na pwede po talagang kumita kayo ng malaki. Now, sunod, na kailangan nyo pong gawin, kailangan nyo lang po, ganito kasimple. Now, ang ginagawa ng mayayaman, ang mayayaman, pag nagkakaroon ng tinatawag na kita, ang susunod na bibili nila, ang tinatawag is asset. Ano ang asset? Ang asset po, anything na nagpapasok ng pera. Huwag po kayo basta-basta bumibili ng condo, huwag po kayo basta-basta bumibili ng lote, kasi be careful. Again, sinasabi ko nga sa inyo, I'm not saying lahat po ganito, pero ito lang po ang ruling. The moment nagkakaroon po kayo ng pera, marami pong taong nakapalibot sa inyo na gustong kunin ang pera. Sino yan? Kamag-anak nyo. Sino pa yan? Kamag-anak pa, paano kunin? Mangungutang, magmamakaawa, may binyag, may graduation ng anak, bla bla bla. Second, sino pa? Mga so-called financial advisor. Mga so-called insurance agent. O, bili ka ng ganito. Kasi, paano ang mahal mo sa buhay pag may nawala? Pag ganito, tatakutin ka, kukonsensyain ka para tamaan ka, para mapilitan kang bumili. Lote. Sasabihin nila, napakaganda bumili ng lote. In a span of few days, few hours, few years, tutubo, mga mahal ang lote. Guys, kung ang lote, hindi nyo pa naman po talaga gagamitin. At kung para for investment lang, be careful. Kung you have excess money at marami, okay lang. Pero kung sakto-sakto lang, huwag mo nang invest ng invest. Kasi ang asset, dapat nagpapasok ng pera. Ginto. Verso fund, lalo pa mga OFW, buying. Ang ginto. Hello, ganito. No, guys, again, ang ginto po, hindi po siya asset. Nagiging asset lang isang bagay, parang ito, bumili ako remote control, binili ko piso, after a few days, binenta ko dos, that is asset. Bumili ako ng alak, after a few days, ininom ko, hindi po siya asset. Pero bumili ako ng alak piso, binenta ko yung alak after few days ng dos, tumubo po ako, that is asset. Para hindi po kayo maguluhan. Ang definition po ng asset, anything na nagpapasok ng pera sa inyo, that is asset. Yes po, correct, that is asset. Now, bakit ko ito sinasabi, guys? Way back nung high school po, hindi ko po makalipan. Nung pautang po ako, mahilig po talaga ako sa mga OFW. Kasi ang OFW, magbabibis po yung kumita ng pera, pero bilangan mo after few months, ubos din ang pera niyan. Kaya nga ako, ang hilig ko sa kanila, bakit? Kasi, bibili ng ginto. Sa Saudi, sa UAE, bibili sila ng ginto ng mga worth, sabihin na natin, alam mo, 20, 30, 40,000. Pag uwi ng Philippines, di syempre, bonggang-bongga sila. Pagkain dito, panglibre ganito, painom ng ganito, lahat ng mga kumpare, kumare, bisita nila, balikan sa bahay nila. Now, yung nabiling relo or nabiling ginto na worth 30,000 pag nagipit, isasangla magkano? Minsan 15,000. O, sangla ko na muna 15,000, di laban ako. After a few days, few weeks, o, benta ko na lang sa'yo, dagdagan mo na akong 5,000. Paboro sa akin, kasi bakit? Ang bilis ko may benta. Since, ang nagiging problema kasi sa lahat, kung ano man ang empleyado ka, pulis ka, ang nagiging problema sa lahat, financial literacy ang hindi natuturo sa loob ng school. Ang pinaka-problema sa lahat, tinuruan tayo paano kumita ng pera, pero paano mag-alaga at paano palakihin ang pera, hindi natuturo sa atin. Okay, no? Ito ang ginagawa ng mayayaman. Ang mayayaman, after kumita ng pera, bibili ng asset. After bibili ng asset, saka po nagkakaroon ng tinatawag na lifestyle. Yes po, lifestyle. Ano ba ang lifestyle? Ito na yung pwede ka nang bumili ng ginto. Okay, sipin mo. OFW ka, kumikita ka sa trabaho mo. After mong kumita, ibili mo ng asset. Ano ang asset? Anything na nagpapasok ng pera. Halimbawa, patayo ka ng apartment. Yung apartment mo, nagbibigay sa'yo ng 10,000 per month. Nagpatayo ka ng apartment, umabot ng 10 apartment, meron ka ng 100,000 per month. Yun, pwede mo nang bilhin luho. Doon ka na magpahiram, doon ka na maglibre, doon ka na
Ang gawin mo, doon ka na bumili ng ginto, bumili ng mamahaling cellphone, that's a time. Ang ginagawa kasi ng mahihirap, eto yun. Ang mahihirap, after kumita ng pera, ang susunod na binibili, lifestyle. Ano ang lifestyle? Kumita lang ng konti, bilhin malaking TV. Kumita lang ng konti, bilhin paayusin ang bahay. Wala pong mali doon. Ang point ko lang, kung gusto mo ng long term, na hindi ka habang buhay magtatrabaho, unahin nyo to. I-develop nyo to, kasi pag na-develop nyo to, guys, buong buhay nyo, kahit kayo natutulog, still, imagine mo kung meron kang, ang goal mo muna, magkaroon ka ng 10 apartments. Kung meron ka ng 10 apartments at nagbibigay sa'yo ng 10,000 kada isang apartment at meron kang 100,000 per month, if you're earning 100,000, lifetime na yun. Okay, gets you. Now, anong point ko, guys? Ito ang dapat maging cycle kung gusto nyong yumaman. Now, tuturuan ko kayo dito. Kasi ang kagandahan ko sa InGlobal ngayon, kasi this is already a form of asset. Why? Magpapasok po siya ng pera. Ang kagandahan po sa InGlobal, ang nangyayari po sa inyo pag ginawa yung ganitong business, mas madali po kayo kumita at napakaliit lang ng kapital nyo. Hindi nyo po kailangan ng 50,000, 100,000, no. In a span of 12,880, pwede nyo na pong gawin yung business na yun. Okay, now, paano kayo magsasucceed sa ganitong business? Since alam nyo na po, paano ang technique para lalo kayong yumaman, ito dapat pag-usapan natin, i-build natin ang i-build yung asset nyo. Right? Now, after asset, dito na po tayo sa tinatawag na EDC rule or tinatawag na EDC of success. Okay, paano yan? Now, EDC of success. Mabilis ba ang mag-serta? Okay, yan. Dami. 500. Oh, 5,000. ABC of success. Ang attitude po ng OFW unit yan. Tuwing linggo, tuwing day off nila, doon na po sila magbabawi. Kasi nga, kung kulong ka lagi sa trabaho mo, nakakulong mo sa bahay ng amo mo, hindi ka pwedeng lumabas from Monday to Friday or Monday to Saturday, bumabawi po sila lahat pagdating ng Sunday. Ito na po yung magkukumpul-kumpul sila sa isang lugar. Halimbawa sa Hong Kong, hindi ko sure kung Kowloon or basta isa-isang lugar doon sila mag-iipon-ipon. Mag-grupo-grupo ang mga Bisaya, mag-grupo-grupo ang mga Waray, ang Bicolano, mag-grupo-grupo. Actually, pag napapadaan ako doon, nangihinayang ako ng sobra sa oras. How I really wish kung isa din akong OFW, ubusin ko yung linggong yun, re-recruiting ko sila lahat. Magsasayang. Yes, nakakamiss ang mga ginagawa natin sa Pilipinas, pero anong gusto mo? Nami-miss mo? At pansamantala mong sinisolusyonan yung kalungkutan mo? Or aayusin mo yung ginagawa mo para habang buhay ka nang hindi magtatrabaho sa bansang yan? Now, ano ang point ko, guys? Spend every 3 hours that you have. I-spend mo lahat dito sa business ng InGlobal. Ano yun? Pag may free time ka, kesa ka malungkot, magsipag ka na lang. Mag-aral ka pa paano mag-OPP, paano mag-network, paano mag-NDO. Lahat ng mga videos nasa YouTube na, lahat ng mga kailangan matutunan nasa internet na. Kesa nalulungkot ka, kesa nag-iisip ka ng ano-ano mga drama sa buhay, kalimutan mo yun. Just focus na ayusin mo yung business mo, paano ka maging magaling mag-present, paano mo pag-aaralin ang negosyo. Pag meron kayong free time, kesa mag-uubos ka ng oras ng magsusugal, kakain, mag-chichismisan, magkukwentuhan, makikibalita kung anong nangyayari sa Pilipinas, tigilan mo lahat yun. Ang gawin mo, mag-OPP ka, yun ang gawin mo. Guys, I'm not saying you need to do this for your entire life. I'm just trying to say is pwede niyo po itong gawin pansamantala pag kumit ng maayos ang network mo, then boom, pwede ka nang umuwi. Hindi mo na kailangan magbaho dyan habang buhay. No. Ang attitude kasi ng OFW, since yun ang nakakasanayan at yun ang akala natin tama, ang akala natin dapat since pagod ka sa trabaho mo, pag linggo dapat bubelo ka. Guys, ako nang mismo magsasabi, just give yourself 2 years straight na gawin ang InGlobal ng tuloy-tuloy. Oo, medyo nakakalungkot man kung magpipigil ka, just like us. Ako, nung nag-networking po ako, ginibab po kaibigan ko, ginibab po lahat ng birthdays, reunions, kung ano-ano mga gimmick, ginibab ko sila lahat. Why? Guys, bottom line, i-times mo or i-multiply mo yung ginagawa mo, anong ibabalik sa'yo? Gumimik ka ng 1,000 pesos, anong ibabalik sa'yo? Gastos. Magbakasyon ka ng 1,000 pesos, anong ibabalik sa'yo? Gastos din. No, ano ang point ko? Pwede mo naman gawin yon pag medyo okay ka na. Kasi technically, akala natin lahat tayo malaya. Oo.
kunwari lang naman tayo malaya. Sabi nga ni Jose Rizal, malaya na daw tayo sa pananakop ng mga Spaniards. Pero ang reality, lahat po ng OFW, nakakulong ka pa rin sa tinatawag na income. Nakakulong ka pa rin sa country'ng pinagtatrabawan mo. Nakakulong ka pa rin na hindi mo malang pwedeng magawa kung kailan, kung ano yung mga gusto mo sa buhay mo. Kaya for me, ang first ng being attitude is maging businessman. Magkaroon ngayon ng attitude, oo, kahit OFW po kayo, pwede po kayong maging negosyante mag-isip. Kahit OFW po kayo, pwede naman na hindi nyo naman kailangan lahat ng tutulungan nyo. Kasi ako, kwentuhan ko na lang po kayo ng konti. Hindi ko po makalimutan, bumagsak negosyo namin kasi yung mother ko medyo mabait po ng sobrang mom ko na gusto niyang tumulong ng tumulong sa mga ibang taong humingi ng tulong sa kanya. Dumating po sa point na yung mom ko, ultimo, wala na nga siyang ipapautang, mangungutang pa siya para may mapautang lang siya sa kaibigan niya. E ang the sad part is, yung pinautang niya hindi na nagbayad, tapos yung mama ko ngayon ang sinisingil yung inutangan niya. Sa sobrang bait ng mama ko, doon kami bumagsak. Kaya doon ako medyo naging tough sa decision making, especially pagdating sa money. Guys, ang daling makonsensya sa pera. Pero pag ikaw na down, ang hirap din maghanap ng katulong. Kaya for me, again, there's nothing wrong tumulong basta medyo nakasobra ka na sa budget ko. Kaya dapat, ultimo pera mo, itutulungan niyo po ang budget. Mamaya po, tuturuan ko po kayo paano mag-budget. Pa-remind na ako kada na kung paano mag-budget po ng pera para maturuan ko kayo. Second is belief. Kailangan niyo po magkaroon ng tiwala sa sarili niyo. Hindi po kayo magiging successful kung wala ka pong tiwala sa sarili mo. Kailangan magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo na nakikita mo na darating ang time, yayaman ka. Dapat nakikita mo sa sarili mo na darating ang time, aalis ka dyan sa country yun. Nakikita mo sa sarili mo na, wow, nagsasalita ka ngayon sa mga kasamahan mo. Alam nyo guys, because of sa Inglobal, ngayon, ito na yung mga bag ko. Maya, inaspan ako mga 5 hours, pauwi na ako, pabalik na ako ng airport, uwi na ako ng Pilipinas at mag-for good ako. Kaya para sa akin, katawin nyo ng mabuti ang Inglobal para pagdating ng oras, isa na rin kayo sa uuwi. Kumbaga, ang sarap yung testimony kung sa amin po sa Philippines, ang uso sa amin, mga nag-a-kotse, ang sarap yung testimony ng mga OFW na testimony nyo lahat, umuuwi kayo. O diba? Anong pakiramdam na isa-isa kayo umuuwi sa Philippines? Ibang-iba yon. Yeah, para sa akin guys, ang pinakamaganda dito, magkaroon ka lang ng tiwala sa sarili mo kasi lahat po nagsisimula doon. Magkaroon po kayo, ay hindi ko lang nga masasuggest pa magkaroon ka ng tiwala sa Inglobal kasi Inglobal is already an institution. We are, this coming anniversary po natin, tayo pang pangatlo consecutive na magkakaroon po ng anniversary sa Philippine Arena. And ang Inglobal, hindi na po tanong kung lalaki siya or hindi. Eh, ang tanong sa akin ng iba, eh, Joseph, bakit may mga ibang kilala kami na hindi nagiging successful or umaalis sa AIM? Guys, simple lang. Dumarating ang time na ang tao nagkakaroon siya ng burnout. Dumarating ang time pag parang wala nang bago sa ginagawa mo, tapos sa time na nagkakaroon ka ng burnout, ang pinakamadali palaging gawin is mag-quit. Kaya nga, sabi ko nga dito, sa akin, marami din nagtatanong, Joseph, ba't hindi ka umaalis sa AIM? Ba't hindi ka, is either nagtatanong ng kumpanya or lumilipas sa company? Kasi for me, ang focus ko naman, guys, it's not about me anymore. May mga ibang umalis sa AIM kasi gusto pa nila na mas greener pasture, mas gusto pa nilang kumita ng malaking pera. But for me, I just want to help. Kesa guguluhin ko pa po yung mga isip ng distributor, ano yung mas maganda. For me, I'd rather stay dito sa AIM Global kasi, kumbaga, dito rin naman talaga ako natuto. Dito ako nakaranas lahat ng halos first time sa buong buhay ko. In return sa company, gusto ko rin ibalik din po sa mga distributor na gusto ko po kayo matulungan na magkaroon po kayo ng mga skills, knowledge, na katulad ng knowledge ko para mas maging successful kayo sa business. Okay, ako, I'm very, very excited every day kasi ang dami ko pong bagong ginagawa. Yung sa CEO Engines, sa mga gusto pong makita po yung daily routine ko, panoorin nyo po yung CEO Engines, nasa YouTube po siya. Natutuwa ako doon, na-excite ako, nasa sobrang busy po ako dito po sa live. Pangalawang beses po namin ginawa yung paglalive ng OVP at NDO. And dito pala natutuwa ako kasi bago na naman to. Kumbaga for me, kaya maraming taong nababurnout kasi wala na silang ginagawang bago. Worse, kung hindi na sila nag-network, hindi ka na nag-network, wala ka nang ginagawa, mababurnout ka talaga. Pero kung marami kang distributor na tinutulungan at ginaguide at nakikita mo yung mga ngiti nila, nakikita mo yung changes ng buhay nila, nakikita mo yung, Upline, grabe, ganito kalaki kinikita ko, Upline, grabe, nakasampung direct ako, Upline, ganito. Kung ganun ang nakita mo at naririnig mo araw-araw, hindi ka makakaisip mag-lumipat kasi matutuwa ka ng sobra sa mga nangyayari, sa mga downlines mo. Kaya for me guys,
ako makapagsabi po sa inyo, just believe in the company, believe in the system, kasi we're here to stay. We're here para i-conquer po natin ang buong mundo. We're here na ako, isa lang po ang goal ko. It's about time na makilala po ang mga OFW, ang mga Filipinos na hindi na po isang OFW. For me, it's about time na makilala mga Pilipino na isa pong magagaling na networker sa buong mundo. It's about time na makita tayo gaano tayo kagaling sa... Kasi magaling talagang Filipino sa language. Wala halos ay language barrier, kaya natin makipag-communicate ng mabilisan kahit kanino, kahit barong English man tayo, but nakakapag-communicate tayo kahit kanino. And we are the one country na ang dali nating gumiti. Masaya ka man, malungkot, ang dali nating gumiti. May sakun naman na nangyari sa'yo, kayo pa rin gumiti. That is the one of the pinakamagandang attitude ng Filipinos. Kaya for me, just believe in yourself, believe in the company. Isa lang masisigurado kasi yung anlayo ng mararating mo. Yes, commitment. Commitment kanino? Commitment sa sarili mo. Ang problema sa tao, gustong-gusto natin magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Ayaw naman natin baguhin yung ginagawa natin. Guys, ang changes, hindi po siya nagagawa ng isang minuto. Ang changes, hindi po siya nagagawa ng isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo. Ang changes, nangyari siya ng mahaba. Kaya, if you want na magbago buhay mo, simulan mo sa sarili mo. You can never change your life if you're not going to change yourself. Kailangan mo baguhin yung sarili mo, the way you think, the way you act. Paano ka ba gumising? Paano ka ba matulog? Paano ka ba humarap ng problema? Doon magbabago buhay mo. Pinaka-easiest thing to do sa atin pag may problema tayo, tumakbo. Mas gusto natin palaging gawin yung mga bagay na madali rather than dapat gawin natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Kaya kung may problema ka, yan ang sukatan. Ano kasing tao ka? Pag may problema, harapin mo, head on. Tanongin mo, bakit nangyayari sa iyo ito? Bakit ka nababaw sa utang? Bakit nangyayari ganito sa iyo? Bakit may mga taong hindi naniniwala sa iyo? Bakit may mga taong... Just ask. Kasi ang point ko guys, the moment you're going to change yourself, even a single 1% improvement a day. Just imagine this guys, if you're going to improve yourself 1% improvement every day, you will have a 365% improvement in a year. Ibig sabihin, you will change 3 times na 100% ang magbabago sa sa'yo. Just focus on small things. Huwag niyong ma-focus sa malaking kasi nahalo nila para nila gawin. Magsimula ka lang sa maliit. Magsimula ka lang matuto ka mag-present pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, pa tatlo-tatlo, pa apat-apat. Magsimula ka lang muna na nagsisipag ka na araw-araw. And dun muna lang magugulat isang araw, bigyan anak na nang nangyayari pagbabago sa'yo. Sabi ko nga, sa mga 1 year, 2 years, 3 years na po nag-network, isa lang po sasabihin ko sa inyo. Yes, parang walang pagbabago nangyayari sa'yo. Parang hindi ka pa rin kumita, parang hindi ka pa rin yung mayaman. Pero, try na balikan mo yung past mo. Try mo balikan paano ka nagsimula. Isa lang sure ko, ang layo na ng pinagbago mo. Ibang-iba ka na magsalita, ibang-iba ka na mag-isip, ibang-iba na mga kaibigan mo ngayon, ibang-iba na ang result mo, at lalong-lalo na ibang-iba na ang problema mo. Anong tawag doon? That is already changes. Nagkakaroon ka na ng changes sa buhay. Learn to appreciate everything na nangyari sa'yo. Kaya, have a commitment sa sarili mo na the moment ako mag-stop, nakuha ko ng goal ko. Don't ever stop hanggang hindi mo nakuha ang goals mo. Kasi yan ang ginagawa ng lahat ng normal na tao na walang nangyayari sa buhay nila. Mahirapan ng konti, tigil. Magutom ng konti, tigil. Umulan ng konti, tigil. May ibang tao, iimbitahan mo sa office, apply. Ang init kasi hindi ako nakapunta. Okay. One time, iimbite mo naman, apply, hindi ako makapunta. Kasi ang ulan kasi, ano ba ang tamang klima para sa'yo? Now, if you really want to change your life, wala pong tamang klima, wala pong tamang pakaramdam, masaya ka, malungkot ka, maulan ka, may hindi pag dapat mong gawin. That is what we call commitment. Kumbaga yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay, letter D is discouragement. Huwag po kayo masasaktan kung nadi-discourage kayo kasi ang business, it is a discouragement business. Normally po, maraming tao na magtatanggi sa'yo. Maraming tao ang hindi maiintindihan ginagawa mo. At worst, mas maraming tao, kung sino pa ang close mo, yun ang magiging code sa'yo. Kaya nga, may biro po ako. May term po sa networking na ang cold market, sila po yung mga hindi mo kakilala. Ang warm market, sila yung mga kilala mo. Pero ako ang tawag ko, ang warm market, sila ang cold market. Alam niyo kung bakit? Kasi ang warm market, sila yung cold kasi sila yung sobrang cold sa'yo. Na after mo ma-presentan, hindi ka na pinapansin. After mo nakita nag-networking, gusto mo yumaman, hindi ka na... iniintindi. Now for me, sobrang dami ng warm market kasi hindi po na uubos. Lalo pa po ngayon. Ngayon, napakadali na po kasi may mga technique na po sa pagiging target na lang sa Facebook marketing. Ang dali na po kasi message-message ka na lang, ma-reject ka man, same mode lang. Kesa noon kami, kailangan ba namin magiging ng flyer?
hinap nun. Bibili ka ng coupon band. Ipapa-photocopy mo. Ano tawag yan? Ikakat mo ba minsan isa-isa? Pagkatapos ikat, ipamimigay mo pa. Alam mo, ramdam mo na parang kada bigay mo, parang nagtatapon ka ng pera. Tapos worse, hindi pa naman nila kinukuha or hindi nila binabasa. But ngayon, because of Facebook, message ka na lang yung message. Padala ka na lang ng padala na padala ng message. Anong nawawala lang sa'yo? Internet connection? Anong napapagod sa'yo? Liri lang. Now, ano ang point ko, guys? Damihan mo lang kausap mo. Mas malaki, mas marami kang pinapadalan, mas maraming chance ang may maniniwala. Mas konti kang papadalan, mas konti ang maniniwala. Just not be so sensitive sa mga nangyari sa'yo. May taong gusto, may taong ayaw. Parang ganito yan. Para hindi ka masaktan, just always remember this word, respect. Ano yung respect? Iba-iba gusto ng tao. May taong gusto ng pansit, ayaw ng spaghetti. May taong gusto ang bihon, ayaw ng pansit. May taong gusto ang pantalon, ayaw ang short. May taong gusto ang soft drinks, ayaw ng juice. No, that's life. Now, ano ang kinabibigla mo na may mga tao na offeran ka na ayaw ng networking? Ang pinaka-shortest ways, technique dito, pagka-present at ayaw, hanap ulit ng iba. Don't ever dwell sa taong nangako sa'yo mag-join. Nagsabi sila, mag-join po ako upline, mag-join po ako next week. Then sabihin mo sa karili mo, okay, congratulations, see you next week. At ang gagawin ko na dyan, isisave ko sa cellphone. Si letter A, mag-join next week. Then after na, present na ulit ako iba. Mag-present na naman ako ibang tao, blah, 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 blah. Mag-join ako sa Friday. Okay, congratulations, thank you. Isisave ko na lang sa phone ko na mag-join sa Friday. No, never ako mag-stop. Nahina ako mag-ahanap ng tao dahil may nangako na mag-join. I don't ever do that. Present ako, present, present. Noong Friday, bigla nag-text sa akin. Pasensya ka na, Joseph. Medyo biglaan, may gastos ganito. Ito. Tanong kang lagi, okay sir, kailan niyo po plano mag-join? O sabi na naman, next, okay po, isisave ko na naman. Hanggang kakagano mong kakagano, meron dyan ibang tao na tutupad sa usapan. Meron nga dyan iba na pagka-present mo, nagbabayad agad. Meron din dyan na iba, nung pre-presentan mo ngayon, nag-join after a year. Now, anong point ko, guys? Kaya maraming networker lang naiipit dito kasi umasa ka sa prospect mo at naniwala ka agad. No, don't ever do that. Don't ever stop. Present lang ng present, ng present, ng present, ng present, ng present, ng present. Kailan ka lang magtitigil mag-present? Pag medyo contento ka na sa kita mo, pag medyo okay ka na sa nangyari sa gabas, ka mag-stop mag-directing, pero hanggang hindi ka pa contento sa income, don't ever stop directing. The moment you stop directing, you stop earning. That's the reality of life. May mga ibang networker na gusto mag-manage. Meron siya left, meron siya right, doon na lang. Kanya-kanya po yung trick. Pero kung ako tatanungin mo ako, networking is my way of life. Kami nagtatanong sa akin kailan ako magre-retire. I will never retire because I'm not working. For me, networking is my way of life na para sa akin, normal sa akin mag-recruit. May mga katabi ako, re-recruiting ko. May makilala ako, re-recruiting ko. May nawawala ba sa'yo habang nagsasalita ka? Wala. Na ang gagandahan pa ngayon, mas madali na bakit? Pag may mga tanong siya, may mga video sa YouTube, kung anong tanong, isi-send mo na lang sa kanya. You will never do the explaining, the explanation again. Kung baga may mga videos na ganyan, andali na nga mag-networking. Hindi ko, parang ganito yan eh. Sa mga tao na nagiging extraordinary at successful sa isang field, they really love what they do at para sa kanila yung ginagawa nila parang hindi trabaho. Sa mga taong normal, sa mga taong average, para sa kanila parang sobrang trabaho ginagawa nila. Parang ganito, may mga ibang basketball player na nagre-reklamo na nagpa-practice sila palagi. Anong tawag doon? Iyan tinatawag na average. Alam mo ba si Manny Pacquiao? Pinapakiusapan mismo si Manny Pacquiao na Freddie Rose na tumigil ka na mag-practice, pahinga ka na. And sino si Manny Pacquiao ngayon? 8 division title. Siya lang meron ganung klaseng meron klaseng ganun na award. Kaya for me guys, it's your call, it's your choice. Pero kung tatanungin nyo, para hindi ka masaktan sa discouragement, damihan mo lang ng damihan ang mga kausap mo. Ganun siya kasimple. Kasi hindi mo na mapapansin na wawala. Parang ganito, may nangako mag-join sa ko. Isa nag-join. Hindi mo na mapapansin yung sham, ang mapapansin mo na yung isa. Ganoon lang po ang dating. Okay? Sunod, A, B, C, D, E. Excitement. Maintain your excitement. Paano mo i-maintain ang excitement mo? Alalahanin mo bakit ka nag-networking. Gusto mong bago buhay mo. Gusto mong dumating sa time na may sarili ka ng kotse, may sarili kang bahay. Now, tipusin niyo lahat. The moment nakapag-desisyon kang gawin itong ganitong business, i-record mo. May mga record naman kayo. Mag-record ka. Hi, I'm Joseph Lim. Kaya po ako nag-networking kasi nakikita ko 5 years from now ang magiging buhay ko.
magkakaroon ako ng sariling bahay. Ngayong bahay ko, mga 5 na pinto. Magkakaroon ako ng aircon sa lahat ng kwarto. Yung bahay na yon, yung master bedroom mismo, may CR sa loob. Na yung CR sobrang laki. Na ultimo sa gitna, nandun nakalagay yung bathtub. Tapos baka may mini library mismo yung CR. Kasi ang CR, that is pinaka-pinupunta natin lagi. And meron pang sariling TV. Tapos ang maganda pa doon, may security guard. Meron akong 5 katulong. Napakaganda ng bahay kasi lahat ng dumadaan, talagang naaamis sila. May mga ibang dumadaan at tuwing dumadaan sila, totoo pala talagang networking, maganda pala talaga. Tapos meron akong kotse doon, may 3 kotse, may sports car, may SUV. Meron din akong isa pang kotse na talagang pinaka-favorite ko. Na ang maganda, ang buhay ko, nakakapag-travel ako sa iba't ibang bansa ng minimum mga 5 countries per year. Na lagi kong pinatravel ganito. Now, try to tell your story 5 years from now. Hanggang kaya mong i-detalyado ng sobra, mas maganda. Na pag na-detalyado mo ng sobra, i-record mo. The moment na da-down ka, pakinggan mo lang yon. Or mas maganda, gusto mo, pakinggan mo siya araw-araw. Pag gagising mo, pakinggan mo yon. Bago ka matulog, pakinggan mo yon. Kasi isa lang sure ko, walang makakapigil sa isang tao nangangarap ng sobra mismong taas ang paniniwala niya sa sarili niya. Kaya for me, ang pinakakailan nyo lang pong gawin, kasi guys, sa totoo lang, nagkaroon po ng isang study na ang brain, hindi po niya kayang determine what's the reality and what's imagination. Now, pag ang imagination mo paulit-ulit ng laging nirarun through sa utak mo, isang araw, nagiging reality yung imagination mo. Kaya for me, para mas ma-maintain ang excitement mo, ulit-ulitin mo yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Mas maganda, magkaroon pa kayo minsan ng 1 week or once a week na kwentuhan ng mga kaibigan or downlines mo, kwentuhan kayo about life. Kasi kami, nung nagsimula kami, hindi ko makalimutan, mag-meeting kami that time nila Jackie, nila Elman. Papunta ako kila Elman, tapos ang usapan namin ganito, kasi kuman, pasensya ka na, late ako. Sabi niya, oh, bakit ka late? Sabi ko, na-flat kasi yung kotse ko. Tapos si Elman, sabi ko, ikaw, bakit ka rin late? Sabi niya, inasakasa yung kotse ko, nagawa. Ganun kami yung mag-usap. Ang malupit doon, bawat isa sa amin, wala pang kotse. Medyo nakakatawa at medyo para kami lolo ko. Pero, guess what? Lahat kami ngayon may kanya-kanyang kotse. Si Jackie, may 2, may sports car. Si Elman, ano yung kotse ni Elman, ni Yelo? FJ Cruiser. May FJ Cruiser si Elman, may Adventure. Lahat kami may kotse. Now, ano ang point ko, guys? There's nothing wrong na kung gano'n ang pag-uusapan nyo, at least masaya kayo. Kaysa pag-uusapan nyo yung sitwasyon nyo sa buhay na malungkot kayo at magdadrama kayo na grabe, hirap-hirap ang buhay natin, nag-network tayo. Naglakad na lang ako ng malayo kasi wala akong pamasahe, kaya ako na-late. Isipin mo yung pang pinag-uusapan nyo, di ba parang sagwa sa pakinggan? Kaya kami that time, lagi lang kami excited. Akong pinaka-dating nag-motivate sa akin, hindi ko makalimutan. Lagi po ako nanonood nung I Believe I Can Fly ni Michael Jordan. Pag napapanood ko po yung I Believe I Can Fly na kanta, tapos si Michael Jordan po yung feature nyo sa YouTube, sobrang po na-inspire. Na-inspire po yung mga moves niya, paano niya ginagawa yung basketball moves niya, sobrang po na-inspire doon. At ang hili ko rin po panoorin yung lifestyle, lifestyle ng mayayaman. Pag pinapanood ko, napapump up na naman ako. Guys, ang excitement, para lang po siyang libag sa katawan. Pag may libag ka, at maduming katawan mo, anong gagawin mo? Yes, maliligo ka. Ang problema sa tao, pag nadadown ka na, anong ginagawa mo? Nadadown ka na, nagbabasa ka pa ng mga nakakadown lalo sa'yo. Nadadown ka na, pupunta ka pa sa isang kaibigan mo na madrama din sa buhay. Nadadown ka na, manonood ka pa ng mga pelikula or mga soap opera na lalo kang madadown. Ano ang point ko, guys? Bakit sa dumi sa katawan, ang bilis natin gawin na maligo? Bakit pagdating sa point na nadadown ka, ang hirap natin gawin yon? Ito technique ko sa inyo. Pag medyo mababa ang energy mo, at down na down ka, as much as possible, if you can avoid to eat anything na alive, huwag kang kumain ng manok, ng fish, ng baka, lalo-lalo. Kung hindi nyo nang pumunke, pag sinabi pang rock salt, hindi po to iodized, hindi to yung green eye. This is yung halos galing mismo sa dagat, rock salt tawag doon. Now, bago ka maligo, ilagay mo po sa isang balding tubig, i-dilute mo po doon yung 1 kilong asin. After mo ma-dilute, automatic, sabihan mo yung tubig. Ang gwapo-gwapo ko, ang ganda-ganda ko, grabe, ang yaman-yaman ko, ang dami magiging dami, mga prospect ko, kusang lalapisan. Magsabi ka lang ng lahat ng positive na naiisip mo. Then after na paligo mo, after mo ipaligo, this is the first na gagawin ng paligo mo, paligo. Pag ubos na yun,
iba na yung pakiramdam mo, medyo magaan at masarap din after yung saka ka na pumaligaw na normal. Saka ka na magsabon, saka ka na mag-shampoo, then paglabas mo, medyo iba na yung energy mo nun. Isa po yun sa technique. Second, pwede mong gawin, maglinis ka ng bahay mo. Ang buksan mo lahat ng bintana, pinto sa bahay mo para yung mga hangin maglabasan. Kasi anything na stagnant na lugar na walang exercirculate na hangin, medyo mabigat po siya pakiramdam. Kaya tip, buksan niyo po lahat para mag-circulate sila lahat. And kung gusto mo, the moment nagkakaroon ka ng goal sa buhay mo, parang gusto mo ng changes sa buhay mo, mas maganda baguhin mo rin yung ayos ng bahay mo. Yung sala mo, gawin mo sopa. Yung sopa mo, gawin mong sala. Bahala ka. Basta i-rearrange mo. Yung pinto mo, yung kama mo nandito, ilipat mo, guluhin mo lang. Kasi, according sa psychology, the moment binabago mo yung lugar, parang pakiramdam mo sa sarili mo, bagong person ka na rin. Kaya nga, di ba, parang kung gusto makapag-move on, halimbawa may karelasyon kayo, nag-break kayo, gusto mo napakabilis mag-move on, ayusin mo, i-rearrange mo. Huwag kang pumunta sa lugar kung saan kayo pumupunta dati. Huwag mo munang tingnan yung mga pictures niya. Huwag mo munang tingnan anything na makakapag-alala sa kanya. In a span of few days, ang bilis mag-move on. Kaya the same thing sa changes. Kung gusto mo nang mas mapabilis ang pagbabago sa buhay mo, i-rearrange mo lahat. Yung backpack mo, ayusin mo lahat-lahat. Kasi ibang-iba ang pakiramdam mo na. Okay, sunod, F, focus. Focus saan? Sabi ko kanina, be consistent. And maging focus ka kung ano goal mo. Huwag na huwag kang magbabago-bago ng goal kasi ang gulo niyan. Ang nagigiyari kasi sa iba, parang ganit, isulat mo man, ano bang mga goal? Ang goal po, iba't iba yan. Kotse, bahay, ganito. Pero for me, bago ka mag-goal ng kotse, bahay, mag-goal ka muna ng mini-goal. Ano yan? Makabayad ka ng kuryente, makabayad ka ng grocery, doon muna simulan sa maliliit. Kasi pag nagagawa mo ang maliit, mas nagiging madali ang malaki. Okay, kaya dito, tip ko na lang sa inyo, huwag na huwag mong tatantanan ang isang goal mo hanggang hindi mo pa nakukuha. Bakit kailangan ang goal magsimula sa maliit lang? Kasi pag nagagawa mong maliit, tumataas ang self-esteem mo. Ang nagiging paniwala mo, kaya pala siyang gawin. Hanggang susunod, matutuwa ka na kahit anong goal na ginagawa sa'yo, tuloy-tuloy mo na lang siyang i-hit. Okay? Sunod, EFG. Goals. Sa goals, ilista nyo. Mas maganda, ilista mo kung anong goal. Ito na lang, isa-isa natin. Ano bang normaling goal lagi ng tao? Alam ba, mayroon kang utang. Sulat mo dyan, goal yan. Ano pa ba? Ano pa ba mga goal ng tao? Utang, kotse, bahay, savings. I think mas unahin tong utang, tapos savings. O, paano yun? Ilista mo. Maging practical ka, guys, sabi nga nila, hindi mo masosolusyonan ang isang bagay kung ayaw mong tanggapin na problema. Hindi mo siya masosolve kung tinatakasan mo siya at ayaw mo siyang harapin. Utang, ilista mo lahat. Ilista mo, number one. May utang ka kahit pernan. Bawin. Okay, so may mga utang po kahit pernan, magbayad lang po kayo. Hindi po kayo magbayad. Ha? Hindi niya pinagbabayad. Ano ba, 10,000? Depende sa gender. Number 2, Don Bade, may utang ka rin. May utang sa akin yan. 5,000. Ay, may utang ka nga. Number 3, si Merlin. May utang yan. May utang din 2,000. Ista mo lahat. Then, ang maganda dito guys, aminin mo sa may mga utang ka kung ano lang kaya mo. Huwag na huwag kang, kasi nga, hindi ko talaga maintindihan sa ibang tao nangihilig mga ako na magbabayad ako ng ganito na alam niyang hindi naman pala niya kaya. Guys, ang financial, hindi naman po yun parang hulog ng langit na hindi mo alam kung magkano matatanggap mo ngayon na buwan. Meron ka naman specific na matatanggap kung nagtatrabaho ka, sabihin natin sweldo mo. Alam mo, ang sweldo mo, 20,000. Tapos, ang natitira lang sa'yo, sabihin na natin 5,000. Di kung gusto mo madagdagan yung matitira sa'yo mataas, bawasan mo expenses mo, konting tipid ka sa pagkain. Konting, hindi ka muna masyadong mag-soft drinks. Yung extra rice mo, siguro isa lang muna. Tapos lahat na misisig mo, nadagdag na sig mo, ilagay mo na dito. Pambayad mo ng utang mo. Ako nga dati po, ang hilig ko maglakad. Kasi nangihinayang ako, naalala ko sa Bicol, pagpawi na po ako ng bahay namin sa Daragay, kailangan ko talaga magpadyak or mag-tricycle. Eh, ang bayad sa padyak that time, 5 piso siguro kung nagkakamali. Kaya ang ginagawa ko,
Kesa po magsasakawan ng padyak, maglalakad na lang kasi saan ka makakapulot ng pera na maglalakad ka lang, magkakaroon na lang 5 piso. Kaya ang ginawa ko, yung mga nasisave ko, yun ang iniipon ko naman for my expansion kasi wala naman tatang utang. Kaya ang ginagawa ko, dinadagdag ko na dinadagdag yun para pandagdag ko sa pinapautang ko. Kaya para saan, ganun din. I-identify mo, tapos i-priority mo kung alin pinakamay malalaking bayad or malalaking tubo. Okay? And lastly, E-H. Okay, ang H ko, hataw. Ang pinaka-importante sa lahat, hatawin mo ang AIM Global 2 years straight. Simulan mo sa ngayon ang iniisip mo para ka lang nagsisimula. Kung may 2 years ka na, 5 years ka na sa AIM Global, kalimutan mo na yan. Simulan mo katulad kami, bakit kami sobrang excited lahat? Kasi para sa amin, nagsisimula lang kami. This is our first day. Kung kailan po nagsimula ang club na yung 18 po ang simula namin, hatawin mo na to. Hatawin mo na tuloy-tuloy kasi ang isang tao na naglalakad ng tuloy-tuloy, ang layo na napupuntahan. Kumbaga para po sa akin guys, ako din nagsimula, ginawa ko lang, trinabaho, ano yung mga binibigay sa akin ng mga task ng upline ko, ginagawa ko. Pag sinabi ng upline ko, Joseph, dapat sa susunod na event, isang bus na kayo. Yes, upline. Joseph, dapat sa susunod na event, isang bus na kayo. Yes, upline. Joseph, dapat sa susunod. Kasama ka na sa top 20. Yes, upline. Joseph, susunod, dapat tapuan ka na. Yes, upline. Yes na ako ng yes ng yes. Ginagawa ko. Ito ang nangyari sa akin. Hindi po marunong sumagot upline. Bakit ako upline? Hindi ko kaya upline. Ang dami-dami yan. Hindi ako sumasagotan. Ang sagot ko lagi, yes, yes, yes. Pagkasagot ko ng yes, saka pala ako mag-iisip, ano nga ba gagawin ko para magawa ko yun? Ibig sabihin, ino-open ko na agad sa sarili kasi ang improvement, ang gagawin mo yung hindi ka sanay gawin. Pag ang gagawin mo palagi, yung sanay ka gawin, wala kang improvement doon. At ang boring na stage na yan, ang pinakamasarap sa mundo natin, the moment na hindi mo kaya at gagawin mo, yun ang improvement guys, napakaganda ng pagkakagawa sa atin. Pumunta ka ng Tagaytay, magganito ka, tama lang kasi malamig, pero mga taga-Tagaytay, nakasaldo lang doon. Pumunta ka sa Saudi Arabia, normal sa kanila ang mainit, tayo baka, na, grabe ng init, masama ng pakiramdam natin, pero sila kaya. Ano ang point ko? Ang paa gamitin mo araw-araw, kumakapal. Ang chinelas gamitin mo araw-araw, numinipis. Kaya maganda ang paa kasi pakapal ng pakapal yung kalyo mo, darating ang time, hindi ka na masasaktan habang naglalakad ka nakapa. Anong point ko? Ganon kagaling ang pagkakagawa sa tao. Anything na binibigay sa'yong task, kung paninindigan mo at tutuloy-tuloy mong gagawin, makakaisip po siya ng defense mechanism na paano siya magagawa niya pa rin. At the same time, hindi ka masyadong maha-harm. Ganon kaganda. Kaya for me, huwag mong iiwasan kung anong task na binibigay sa'yo. Just do it. Hanapin mo ano yung mga dapat mong gawin and for sure, magagawa mo yun. And sa last po, may gusto kayong sabihin ka doon? Plan. Okay. For now, ito na. Paano mag-budget ng pera? Ito lang naman. Okay. Now, lastly guys, dapat alam mo magkano ang nagiging cash flow mo. Okay. Halimbawa kung saldo mo, sabihin natin 20,000. Ano ba mga expenses? Ang expenses, sabihin natin food. Kano bang food? Sabihin natin 5,000. Ano ba? Kuryente. Sabihin natin ang kuryente, 5,000. Ano ba mo? Yung mga gastusin? Food, kuryente... Pamasahe. Ano pamasahe sa English? Load. Fair. Fair. Sabihin natin, fair and load. Halimbawa, 500. Okay. Ano pa ba? Clothes? Sabihin natin, clothes. Ano bang clothes? Sabihin natin, 1,000. Bisyo. Ano mo? Sine. Date. Kung date, kung ano. Ano ba? Sabihin natin, bisyo. 1,000. Sabihin mo, ano ba? 2,000. Now guys, kung meron kayong first goal, ano mga goal nyo, sabihin na natin doon pala sa kumita ka ng malakar, may mga utang ka. Ako, ang dali lang decision making ko. Ito, tatanggalin ko to. Ito, kaya ko pang magtipid dito na baka magiging, sabihin natin, 3,000 na lang. Now, lahat ng matitipid ko dyan, ilalagay ko yun doon sa tinatawag kong goal.
Anong goal ko? Alam mo yung utang ko? Yung utang ko kailangan ko bayaran, di magtitipid ako sa mga itong side para mabayaran ko to. Kasi guys, ang nagiging problema sa atin, alam mo na yung cash flow mo eh. Imposible na hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa pera. Kaya lang, ayaw lang natin budgetin. Dapat alam mo saan na pupunta ang pera mo. Magkano ang nagagastos mo sa soft drinks, magkano ang nagagastos mo sa rice, magkano ang nagagastos mo sa ulam. Kasi kung doon pa lang, iba food mo, gumagastos kang 100 pesos per meal. Alam mo ba na kaya mong gumastos ng at least 100 pesos per day sa food pa lang? Bakit? Hindi mo ba kaya magluto sa bahay at magbakon? Itago mo na lang ng konti. Huwag mo masyadong isipin yung sasabihin ng ibang tao. Pinaglalaban mo ito long term, hindi short term. Kesa naman ang ganda ng tingin sa'yo, kain ka ng kain sa labas, ang taas ng tingin sa'yo, pagdating ng dulo, gutom-gutom ka rin kasi halos wala na. Mas maganda pa ngayon palang magtiis ka. Nung ako nagsisimula po mag-network, may hilig ako magbaon. May baon nga ako mismo ng itlog. Babaon ako ng itlog kasi napakamura ng itlog. Dalawang itlog na kainin mo, busog ka pa, inom pa ng maraming tubig, okay na yun. Kumbaga para po sa akin guys, dito pa lang, harapin mo lahat, ilista mo. At hindi ka pwedeng gumastos na hindi mo alam nangyayari. Dapat bilang na bilang ultimo sinti mo kung saan ba napupunta kasi ang mayayaman ganun. Hindi ka ba nagtataka bakit ang mayayaman? Kahit sobrang daming pera, hingihan mo lang ng 100-200. Hindi ka man bibigyan eh kasi nakabudget na lang sa kanila. Ang mahirap, nauubos to nang hindi mo lang nilalang kung saan napunta. Kaya for me, matuto ka lang mamili kung ano dapat ang i-priority mo at ano dapat ang hindi. Kasi para po sa akin, kung aayusin mo to, mas madali po ang million para sa'yo. Kasi kung as early as now, na hindi mo to maaayos, mahirapan ka. Ako nga mismo, ito meron ako, this is just basic. Meron po akong tinatawag na, ang tawag ko po dito, ito po yung checklist ko. Ito kung magkano dapat ang pera ko dinipo sa ganito kong bangko, sa ganito kong isa pang bangko, sa ganito kong pang savings. Nandito po, may trace po ako. Ito, naka April 2017. Ibig sabihin po, ngayon palang March, tapos na po ako sa goal ko. Kaya ang tinatrabaho ko ng this coming April. Now, nagkakaroon po ako ng tracker ng pera. Kasi napaka-importante mo na dapat may tracker ka. Kasi ang nagiging problema ka ng lahat, karamihan, walang tracker, kumita lang malaki, hindi nila alam kung saan napunta. Minsan ay kinita sa genealogy nila sa DTC ng 1 million, 2 million. Isa lang po tanong ko, saan napunta yan? Okay? Now, exactly. Tama po ang nagiging sagot mo. Na nagiging problema lang sa atin, wala nang time tracker. Kaya, ulitin ko tanong, bakit mo pa gustong yumaman? Kung pagdating sa dulo na kumikita ka ng malaki, uubusin at wawaldasin mo, at hindi mo rin alam kung saan napunta. Kaya para sa akin, as yes now, kahit maliit pa lang kinikita mo, matuto ka na mag-manage ng pera mo, matuto ka na mag-analyze kung saan papunta. Kasi, kung matututo ka dito, ang sarap kaya ng buhay na imaginein mo, 1 year advance kang bayad sa payables mo. Ano kaya pakiramdam mo? Ano kaya ang pakiramdam kung darating ang time, pag nagbabayad ka sa internet connection mo, 2-5, bayad na po ako for 1 year. Di ba? Ang sarap na ganun ang pakiramdam. Kaya for me guys, ayusin na natin, matutunan po tayo sa mga naunang networker dati na sobrang ilin-milong po ang kinita pero halos to ubus din at hindi na po nila alam ngayon kung saan napunta. Kumbaga, matutunan tayo doon. Parang si Manny Pacquiao, marami pang boksingero dati na hindi po masyadong marunong sa pera. Pagdating ng oras, walang-wala na rin kinikita ngayon. Kaya guys, I'm very happy din at ina-announce ko po enrollment po ngayon ng JD Project sa both field and sa online. Sa mga wala pong nag-guide sa inyo, kung wala pong nag-guide sa inyo na apply, feel free po, pwede po kayo mag-enroll sa amin. Kung meron naman po kayong sinusunod na system at may apply po nag-guide sa inyo, sundin nyo na lang po kasi medyo magugulo po kayo kung papasok po kayo sa amin at meron pa kayong susundan. Ang isa pong kasing purpose ko, kasi by next year, 2018, ang goal ko po every 2 weeks na sa iba't ibang country. Kaya lang, ayoko naman pong parang iwan na lang ng basta-basta ang in-global na parang hindi na po ako physically mararamdaman ng mga tao. Kaya naisipan ko pong itayo po ang JLIM Project, magto 2 years na po kaming running, na para mas matulungan ko rin po yung mga iba't ibang distributor. Kasi ang dami pong mga distributor na lagi po nag-message sa akin, apply, paano ganito? Minsan nga po ako pang hinihingihan, apply, niloko po ako ng downline ko, ng apply ko ganito, ganito. Wala na nga akong alam, ako pa parang sinisingil. Kumbaga kaya lang, sa love ko po, sa passion ko sa pag-network, sinasagot ko po talaga sila isa-isa. Kaya ngayon, mas medyo napadali po sa akin kasi ang sinasagot ko na lagi, kung wala pong nag-guide sa inyo at gusto nyo pong mag-guide, mag-enroll na lang po kayo sa amin. Kasi kesa ang iba nga, nag-offer pa sa'yo, apply, nilipat na lang ako sa isa ko, huwag na, hindi nyo na po kailangan lumipat. Mag-enroll na lang po kayo doon, sundin nyo na lang po system. Fair po ang treatment ko sa lahat po the moment nasa project po kayo. Fair po ang treatment ko, wala pong downline at walang crossline po dito sa
saan, pantay-pantay lang po kami lahat. Kaya sa lahat po, again po, sa mga gusto po magkaroon ng magagaisin, feel free to message our page. Meron po magre-reply po dyan. Okay, Docs? Yeah, guys, actually, I'm already done. Thank you for listening and hopefully makita ko po kayo ulit next week sa next na OPP natin this coming Thursday and next na NDO natin this coming Friday. Kaya sa inyo naman po guys, ang susunod na gusto niyo pang magkaroon po ng mas magagandang topic, feel free po to comment kasi pwede po akong gumawa ng may special training para po sa inyo. Hindi lang po OPP NDO, darating ang point-point, gagawa pa kami ng Asa Facebook marketing. Facebook marketing, tuturuan po namin kayo paano po ang Facebook OPP networking. English OPP, Tanya can always do that. For me guys, thank you so much. Thank you for watching this and we love you all. Ituloy-tuloy lang po natin ipaglaban pangarap natin at trabahuhin natin kasi isa lang po lagi kong sinasabi, nung kami po pinaglaban namin ang pangarap namin po, konti lang kami at kami-kami lang po nagkakaintindihan din. Ngayon po, pag pinaglaban yung pangarap nyo, nandito po kami, kami po backup nyo, kami po tutulong sa inyo. At kami po lagi magsasabi sa inyo, wag na wag ka lang titigil, darating at darating ang time. Magbabago ang buhay mo at darating ang time, uuwi ka rin dito sa Pilipinas at magbabakasyon ka na lang sa ibang bansa. Again, yes! Yes! Thank you and good morning po! Bye-bye! Woo! Paano mag-enroll? PM nyo lang po yung fanpage na ito at sasagutin namin. Power!